Iga ni Deepa K. Sob ang pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid ay mismo sa PNP. At kasama sa iniimbisigahan ng suspendidong hepe ng Bureau of Correction na si Gerald Bantag. Isinawalat naman daw ng sumukong gunman na si Joel Escorial ang isang personalidad na tumatawag umano sa kanya kapag may ipapapatay. Saksi, si Marie Zumali. Kasama na sa mga iniimbestigahan ng pulisya sa pagpatay sa broadcaster na si Percival Mabasa o Percy Lapid ay kung may kinalaman ang kanyang pagiging hard-hitting commentator sa radyo. Out of the 600 plus na mga tinalakay po niya sa programa niya, there are almost 160 personalities more or less na different personalities, mga politiko, mga military, mga polis, halo-halo. Ang 160 personalities na kabilang sa mga binanata ni Lapid ay itinuturing ng persons of interest. Hindi pa akusado o suspect, pero iniimbestigahan na rin. At isa sa kanila, si Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Well, it's a person of interest. All possible suspects are being considered. All angles are being considered. Pero ang mga kaanak ni Percy Lapid, balak ng kasuhan si Bantag ng reckless imprudence resulting in murder. Bunsod daw ng pagbunyag ng sumukong gunman na si Joel Escorial na taga Bilibid ang tumawag sa kanya para patayin ang mamamahayag. Sapagkat naging pabaya siya at nakalusot ang cellphone. Kaya kung hindi dahil may cellphone itong middleman, ay hindi sana napatay si Patrick. Wala sanang kontrata mangyari. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Bantag. Sinuspindi siya nung isang linggo dahil sa pagkamatay sa Bilibid ni Crisanto Palanya Villamor na sabi ng sumukong gunman na si Escorial ay middleman sa krimen. Pumarap na si Escorial sa preliminary investigation ng Justice Department. Hindi naman dumalo ang kapatid ni Percy na si Roy Mabasa dahil daw sa mga banta sa kanyang buhay. Masyadong brazen yung mga messages na pinapagdala sa akin sa cellphone, sa messenger, may video chat pa po. Alam nyo, kung ganun ang natatanggap nyo under the circumstances, iisipin nyo pa bang lumabas? Umaasa naman ang pamilya Mabasa na may iba pang makapagtuturo sa mastermind. Ipinamahagi sa media ng spokesman ng pamilya ang kopya ng extrajudicial confession ni Escorial. Binanggit niya ang pangalan ng isang personalidad na tumatawag umano sa kanila kapag may ipapapatay. Sa pakiusap ng DOJ, hindi muna babanggitin ang pangalan at ibang detalye para raw sa kaligtasan nito. It may be possible, the middleman on top of the middleman. Ayon mismo kay PNP Chief Azurin, hindi pa ito may tuturing na case solved. Patuloy pa rin daw ang kanila nakukuhang lead sa kaso sa tulong ng mga testimonya ng mga naiwang saksi. Tingin ng PNP may foul play sa pagkamatay ni Villamor. Lalo't ang lumalabas pa raw na sanhi ng pagkamatay niya ay bangungot. Paano ka mababangungot ng tanghaling tapat, diba? Humiling na rin daw ang DOJ sa forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun na ikalawang autopsy sa labi ni Villamor. Dumulog naman ang kapatid ni Villamor sa Department of Social Welfare and Development upang humingi ng proteksyon. Inilapit na raw ito ng DSWD sa DOJ. Turn over lang namin yung relative nung involved dito sa kaso. So, nilagay sa witness protection program. Nasa BJMP custody ang isa pang middleman na si Christopher Bakoto. Nasa PNP Custodial Center naman si Jose Villamor, pinsan ng namatay na middleman at kasama niya sa selda. Sa pagkamatay ni Villamor, naungkat ang bilang ng mga namamatay na inmates sa Bucor facilities. Noong isang taon batay sa datos na nakalap ng GMA News Research mula sa Bucor, may mahigit 1,000 namatay sa lagpas 48,000 persons deprived of liberty sa Bucor facilities, pinakamarami sa loob ng 32 taon. Nitong Enero hanggang Setyembre, mahigit 700 inmate na ang nasawi. Isa raw ang inmate deaths sa sisilipin ni retired General Gregorio Katapang na officer in charge ngayon ng Bucor. Lahat namatay ng COVID eh. Oh, yun, pinapaano ko rin yun, pinapa-review ko. And then we will submit. Ako, si Mariz Umali, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.